Ako po si Joko. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang warehouse. Matagal na rin ako dito. Mga 3 taon na. Mahirap maganap ng trabaho kaya kahit madalas naboboard ako rito, eh nagtsatsaga na lang ako. 23 years old ako nang maranasan ko ang pangyayaring yon na hinding-hindi ko nagugustuhing maulit pa sa akin. Wala rin sigurong gugustuhin na maranasan yon. Nung araw po kasi aaminin ko sa inyo na naging pasaway ako sa mga magulang ko. Kung pwede lang siguro na itakwil nila ako bilang anak nila, ay ginawa na nila. Pero siguro, mahal lang talaga nila ako. Kaya kahit anong kasalanan ang nagawa ko, ay nagawa pa rin nila akong patawarin at iligtas sa kapahamakan na napuntahan ko. 4 po kaming magkakapatid. 2 kaming lalaki at 2 ring babae. Pangalawa ko. Yung panganay naming si Kuya James ay nagtatrabaho sa isang company sa Laguna. Yung sumunod sa aking babae ay nag-aaral sa high school. At yung bunso ay elementary naman. Pero ako, dropout ako sa eskwela. Kaya hinayang na hinayang yung mama ko nun. Sayang lang daw yung pinagpaaral sa akin. Paano maling barkada ang nasamahan ko? Hindi magandang impluensya. Puro kami dropout. Bukod sa pagiging pasaway ng ugali ay natuturin akong subukan ng halos lahat ng bisyo ng mga kabataan noon. Kaya sobra-sobrang sakit ng ulo ang dinulot ko sa mga magulang ko, pati sa mga kapatid ko. Muntik pang mapahamak yung kapatid kong babae noon nung magdala ko ng barkada sa bahay. Muntik mapagsamantalahan yung bunso namin. Buti na lang may konting katinuan pa ako, kaya nagawa ko pa rin siyang ipagtanggol. Hanggang sa umabot na nga sa punto na nakagawa na ako ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Nakasaksak ako. Hindi ko naman napatay pero nalagay talaga sa alanganin ang buhay niya. Ayokong makulong kaya ang ginawa ko ay umalis ako sa amin. Nagpakalayo-layo. Ang tumulong sa akin ay yung nobya ko noon na si Kathy. Ang tanging babae na nagtiyaga sa ugali ko nung mga panahon na yon. Wala namang nakakaalam na nobya ko siya, kundi kaming 2 lang. Kaya alam kong hindi maiisip nila mama na tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ko. Wala akong pakialam noon kung mag-alala man sa akin yung pamilya ko. Basta ang nasa isip ko ay matakasan ang nagawa kong krimen. Sabi ni Kathy, hindi niya ako pwedeng patuloyin sa bahay nila mismo sa probinsya. Kaya ang ginawa niya ay dinala niya ako sa isang liblib na lugar kung saan may abandonadong bahay doon. Bahay pahingahan daw yon ng lolo't lola niya dati. Napabayaan na lang mula nang mamatay yung mga ito. Tapos nasa ibang bansa na yung anak nila na nangangalaga doon. Pansamantala ay doon muna niya ako pinatuloy. Wala raw makakakita sa akin doon dahil bihira na ang napapagawi sa lugar na yon. Okay naman sana sa akin kahit pa sobrang dumi na ng bahay at mukhang maski ipis at daga ay aayawan na tumira doon. Ang importante lang sa akin noon ay may matuluyan ako. Konting linis lang pwede na. Ang hindi lang ako masyadong komportable ay yung paligid. Puro puno. Tapos wala kang maririnig kundi huni ng mga kuliglig. Hindi naman ako pwedeng samahan doon ni Kathy sa gabi dahil hahanapin siya ng nanay niya. Sa umaga lang niya ako pwedeng puntahan. Doon lang kami nakakahanap ng tiyempo. Unang gabi ko sa liblib na lugar na yon, inaasahan ko na hindi ako makakatulog. Hindi dahil sa nakokonsensya ako sa nagawa kong krimen o sa pag-aalala kina mama. Alam kong nag-aalala na rin sila sa akin. Kundi sa hindi ako komportable sa paligid. Yun talaga ang dahilan. Pabiling-biling ako sa sirang higaan sa silid. Bumangon ako at lumabas sa sala. Doon na lang ako nahiga sa sofa. Pinagpagan ko na lang yung alikabok. Bukas pa kasi ako tutulungan ni Kathy na maglinis doon. Kaya napakadumi pa ng paligid. Pakiramdam ko noon nasa loob ako ng isang malaking basurahan. Hindi ko pa rin magawang makatulog. Lalo pa at
nakikita ko yung sirang pinto. Nakabukas ito ng konti. Kapag napapatingin ako doon para bang nakikita kong may nakasilip na aswang. Siyempre, guni-guni ko lang yun. Wala sa isip ko yung mga ganoong bagay noon. Hindi ko lang ma-imagine kung hanggang kailan ako tatagal sa liblib na lugar na yon. Sanay kasi ako sa maingay na paligid, sa pagkakagulo, sa rambulan, sa rayot. Tapos bigla akong napunta ron sa lugar na nakakabingi ang katahimikan. Nakakaidlip na sana ako nung bigla akong makarinig ng parang may nag-uusap, kaya napabangon ako agad. Luminga ako sa paligid pero wala naman akong nakita. Sumilip ako sa bintana. Ewan ko kung ba't ko naisip na baka nasundan na ako ron ng mga pulis. Pero pagsilip ko, wala naman akong nakitang tao. Alam ko namang hindi ako nananaginip. Dinig na dinig ko talaga yung mga boses na nag-uusap. Hindi ko nga lang maintindihan yung pinag-uusapan. Basta narinig ko talaga. Dalawang boses yon, alam ko. Pinaniwala ko na lang ang sarili ko na baka may napadaan lang na dalawang tao sa ganoong disoras ng gabi. Pero nakaalis na pagsilip ko sa bintana, kaya hindi ko na sila nakita. Kinabukasan pagdating ni Kathy, ay may dala siyang pagkain na pinagsaluhan namin. Kinuwento ko sa kanya yung naranasan ko kagabi. Sabi niya baka raw nanaginip lang ako, kasi minsan daw ang panaginip ay parang totoong-totoong nangyari pag gising mo. Tapos tinukso niya ako kung naduduwag na raw ba ako. Sabi ko naman kung multo lang yon, hindi ako matatakot. Wag lang yung mga pulis na pinagtataguan ko. Wag daw akong mag-alala dahil ligtas na ligtas ako sa lugar na yon. Pagkakain namin ay naglinis lang kami ng konti sa bahay at umalis na ulit si Kathy. Hindi raw siya pwedeng mawala ng matagal sa kanila dahil ayaw din niyang maghinala yung mga kasama niya sa bahay na meron siyang pinupuntahan. Kaya naiwan na naman akong mag-isa sa napakatahimik na lugar na yon. Naiinip ako kaya naglakad-lakad muna ako. Habang naglalakad ay nakarinig na naman ako ng mga tila nag-uusap. Sa pagkakataong yon ay hindi na malakas ang pagkakarinig ko. Parang nagbubulungan lang. Binagalan ko yung paglalakad para marinig kong mabuti. Pero hindi ko pa rin naiintindihan. Nagpalinga-linga ako. Wala akong nakitang tao sa paligid. Kung mga pulis yun edi sana kanina pa nila ako hinuli. Kung ibang tao naman, bakit naman sila magtatago sa akin? Pinagpatuloy ko yung paglalakad. Ganun pa rin. Naririnig ko pa rin, kaya nagpasya akong bumalik na sa abandonadong bahay. Naisip ko na baka may engkanto o anong klaseng nilalang ng dilim ang nandoon. Pero ayokong makaramdam ng takot, kaya pilit kong inalis sa isip ko yon. Ilang araw na akong nagtatago roon nang mangyari na ang hindi ko inaasahang mangyari. Hating gabi, naramdaman ko na lang na nilalamig ako. May kumot naman doon na dinala ni Kathy nung isang araw, pero manipis lang, kaya halos hindi na ibsa ng ginaw na nararamdaman ko. Sumilip ako sa bintana. Wala namang hangin at hindi rin umuulan. Bigla akong naghinala na baka may multo ron. Baka multo ng lolo at lola ni Kathy. Kaya ako biglang nilamig. Bumalik ako sa higaan at pinilit ang sarili ko na makatulog. Sa pagkakaalam ko, nakatulog naman ako. Pero bigla ko na lang naramdaman na para akong nahuhulog sa isang malalim na bangin. Sumisigaw ako pero hindi ko marinig ang boses ko. Takot na takot ako sa nangyayari sa akin. Kauna-unahan yatang pagkakataon yon na napadasal talaga ako ng todo. Sabi ko kay Lord, kung nananaginip man ako ay gisingin na niya ako, dahil grabe yung pakiramdam na nahuhulog ka sa parang walang katapusang lalim ng bangin. Ang hirap ipaliwanag ng nangyayari sa akin noong mga sandaling yun. Sa tingin ko, hindi makatotohanan, maski ako nahirapan akong paniwalaan.
hanggang sa bumagsak ako sa parang talahiban. Napakalamig sa lugar na yon. Kahit walang hangin, wala pa rin akong makitang tao. Puro matataas na damo. Hinanap ko si Kathy. Sinisigaw ko yung pangalan niya. Humihingi ako ng tulong. Tapos bigla na lang nagsulputan sa iba't ibang panig ang mga tao na mapuputi. Yung puti na sinasabi ko ay hindi yung karaniwang puti ng isang tisay o tisoy, kundi parang puti na sinubsob sa harina. Ganon yung itsura ng mga taong nakita ko. Tapos yung mga damit nila, puro mahahaba at mahahaba rin ang buhok na itim na itim naman. Dahil sa itsura nilang yun, hindi ko masabi kung sino ang lalaki at sino ang babae. Kasi yung mukha rin nila ay halos wala ring pinagkaiba. Parang pare-pareho sa paningin ko. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Pero kahit anong pagkusot ko, ay hindi pa rin sila nawawala sa paningin ko. Napaatras ako sa takot. Wala naman akong nakitang kagaya nila sa likuran ko, kaya tumakbo ako. Yun na yung pinakamabilis na pagtakbo ko. Dinig na dinig ko yung malakas na kabog ng dibdib ko habang tumatakbo ako. Pero napansin ko na hindi nagbabago yung lugar sa paligid ko. Kaya sa tingin ko ay malayo na yung tinakbo ko. Puro talahiban pa rin. At paglingon ko ay nandoon pa rin yung mga kakatwang nilalang na yon na nananatiling nakatingin sa akin na parabang nagtatawanan pa. Parang pinagtatawanan nila ako. Pumikit ako. Kinurot-kurot ko yung sarili kong balat at umasa ako na dahil doon ay magigising na ako sa bangungot na yon. Kaso pagdilat ng mga mata ko ay nandoon pa rin ako sa sitwasyon na yon. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakaligtas. Kaya napaupo na lang ako sa damuhan at naghintay ng susunod na mangyayari. Nagulat pa ako nung biglang bumulaga sa akin ang isang tulad nila nung hawiin nito yung talahib sa harap ko. Inamoy-amoy ako nito habang nakangisi. Tapos may bigla ring lumitaw sa magkabilang gilid ko. At ganoon din ang ginawa niya. Inamoy-amoy din ako. Naramdaman ko na lang na meron ding umaamoy sa akin sa likuran ko. Nagsalita na ako. Tinanong ko kung sino sila. Huwag ka ko nila akong sasaktan. Nagkatinginan lang sila nung magsalita ako. Hindi ko alam kung naintindihan nila yung sinabi ko. Halos hindi ako makahinga sa nerbiyos sa susunod nilang gagawin. Pero nagtaka ako nung isa-isa silang tumayo na mga nakangisi pa rin. Tapos isa-isa rin silang lumayo at naglakad sa magkakaibang direksyon. Hindi ko talaga maintindihan ang nangyayari at kung nasa ang panig ba ako ng mundo. Namalayan ko na lang nga na umiiyak na pala ako. Gusto ko nang makauwi sa amin. Noon ko naisip sina mama at papa, pati mga kapatid ko. Kung naging mabuti lang sana akong anak, sana nandoon ako sa bahay namin ngayon. Kasama sila at malayo sa ganitong senaryo. Ilang saglit pa ang pinalipas ko bago ako nagpasyang tumayo na rin. Muli akong luminga sa paligid. Hindi pa ulit sila nagpakita sa akin. Nagdadalawang isip ako kung maglalakad-lakad ba ako o matutulog. Inisip ko kasi na baka pag natulog ako, pagising ko ay nandoon na ulit ako sa abandonadong bahay. Agad akong nahiga doon mismo sa damuhan na yon. Hindi na ako nag-alala kung may ahas ba ron o iba pang pwedeng gumapang sa akin. Basta ang isip ko ay nakatuon sa pagtulog. Kailangan kong makatulog. Hindi naman ako nabigo. Nakatulog nga ako. Pero pagising ko ulit ay nandoon pa rin ako sa lugar na yon. Tapos narinig ko na naman yung mga boses na nag-uusap na una kong narinig nung unang gabi ko sa abandonadong bahay. Kinilabutan ako para akong maiihi na madudumi sa sobrang takot na nararamdaman ko nung mga oras na yon. Naisip ko na hindi yata talaga ako nananaginip. Totoong nangyayari sa akin ang kakatwang pangyayari na yon.
Tumayo ako at luminga ulit sa paligid. Naglakad-lakad ako hanggang sa makakita ulit ako ng mga mapuputing nilalang na gaya ng nakita ko kanina. Napaatras na naman ako, pero mukhang hindi na nila ako pinapansin. Di tulad kanina, ni hindi na nga nila ako tinapunan man lang ng tingin. Nagpatuloy ako sa paglalakad, baka may makita akong daan pabalik sa pinanggalingan kong lugar. Hindi ko natitiyak kung masasama ba silang nilalang o hindi. Basta ang nasisiguro ko lang ay hindi sila ordinaryo. Mga nakatayo lang sila na parabang may pinipitas sa matataas na halamang nandoon. Parang itim na maliliit na bunga. Kumpara sa atin ay parang bignay na kulay itim. Bigla kong naisip na baka naman nasa kabilang buhay na ako. Baka ang mga nakikita ko ay mga kaluluwa. Baka nung habang natutulog ako sa abandonadong bahay ay binangungot ako. At dito na nga napunta ang kaluluwa ko kung ano man ang tawag sa lugar na ito. Chinek ko yung kamay ko, mukha at paa. Nahahawakan ko pa rin naman yung sarili ko. Ibig sabihin ay hindi pa ako multo. Sa totoo lang ay para na talaga akong mababaliw sa mga sandaling yon, sa kakaisip kung nasaan ba talaga ako at ano ang nangyayari sa akin. Sinubukan kong lapitan yung isa sa mga nilalang na yon at naglakas loob na magtanong kung anong lugar ba yon. Nilapit niya yung mukha niya sa mukha ko na parang tinitignan kung may dumi. Sinisipat niyang mabuti. Tapos nilayo na niya. Hindi naman sinagot yung tanong ko. Sa tingin ko hindi rin nila ako naiintindihan. Medyo nababawasan na yung takot ko dahil mukhang wala naman silang intensyon na saktan ako. Kaso maya-maya lang ay isa-isa na naman silang naglapitan sa akin. Nasa mga palad nila yung mga pinitas nilang maliliit na bungang kulay itim. Sa inaakto nila ay parang gusto nilang kainin ko yon. Natakot na naman ako. Napaatras uli ako. Ayokong kainin yon. Pero patuloy silang lumalapit sa akin. Para bang nag-uunahan pa silang mapakain yon sa akin kung ano man yung prutas na yon sa palad nila. Sa takot ko ay napatakbo na naman ako. Pero mukhang desidido silang maipakain sa akin yon. Hinabol nila ako. Naging mabilis din yung pagtakbo nila. Kaya para na akong aatakihin sa puso sa sobrang takot. Habang nangangatog ako sa pagtakbo, eh bigla kong naramdaman na parang may kakaibang puwersa naman ng hangin na humihigop sa akin. Parang pilit akong hinahatak. Wala akong ideya kung ano na naman ang nangyayaring yon sa akin. Hindi ko alam kung paglalabanan ko yung puwersa na yon o magpapatangay na lang ako. Pero kahit naman labanan ko ay mukhang hindi ko madadaig dahil napakalakas nito. Parang ipo-ipo na pilit tumatangay sa akin. Hirap na ako kaya hinayaan ko na lang na tangayin ako nito kung saang lupalop. Habang tinatangay ako ng malakas na hangin, ay nakita ko pa yung mga kakatwang nilalang na yon na patuloy pa ring humahabol sa akin. Mga nakaangat pa yung mga palad nila na parabang nagmamakaawa pa ring maipakain sa akin yung mga maliliit na bilog na yon sa palad nila. Hanggang sa unti-unti silang lumiliit sa paningin ko at maglaho ng tuluyan akong makalayo. Tapos sa pagkakatanda ko noon ay unti-unting nanlabo yung paningin ko. Nawalan ako ng malay. Nung magising ako at magmulat ay nagulat ako dahil nakahiga na ako sa isang maayos na papag. Sa bahay na pala yon nila Kathy. Napabalikwas ako ng bangon nung makita ko naman sina Mama at Papa na magkatabi sa upuan. Parehong nakatingin sa akin. Sa bandang ulunan ko nakatayo si Kathy, at sa bandang paanan ko naman ay isang matandang lalaki. Sinabi nila na albularyo yon. Ito raw ang tumulong sa akin na mabawi ako mula sa lugar ng mga engkanto.
Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Ano ka kung engkanto? At papano nalaman nila mama na nandoon ako sa probinsya nila Kathy? Sabi ni mama, syempre hinanap nila ako. May nakakita raw sa akin na sumakay ng bus kasama si Kathy. Kaya pinagtanong nila ang lugar nila Kathy. Pagdating nila, sinamahan sila ni Kathy sa abandonadong bahay sa liblib na pinagtataguan ko. Tapos nadatnan nila akong nakadilat pero walang malay. Akala nga raw nila patay na ako. Nung pinulsuhan naman ako may pulso naman. Magpapatawag sana ng doktor si mama. Pero sabi ng tiyahe ni Kathy, albularyo daw ang kailangan ko. Dahil sa itsura ko mukha raw akong naiengkanto. Nakakita na rin daw kasi ang tiyahe ni Kathy, nakatulad ng itsura ko na nakadilat pero may pulso naman. Naengkanto rin daw yun. Pagkakita nga sa akin ng albularyo ay agad nitong isinagawa ang dapat niyang gawin. Naisip ko, yung albularyo siguro ang may gawa ng malakas na hangin na humigop sa akin paalis sa lugar na yon. Pinakwento sa akin ng albularyo kung ano ang naranasan ko mula sa simula ng pagdating ko sa lugar na yon hanggang sa makuha niya ako sa lugar ng mga engkanto. Sinabi ko lahat ng detalyado. Panay ang tango ng albularyo. Wala raw yung pinagkaiba sa naranasan ng tinulungan din niya dati na tulad ko. Buti na lang daw at hindi ko kinain yung maliliit na itim na bungang yon na pilit pinapakain sa akin. Dahil kung nakain ko yon ay malabo nang mabawi pa niya ako sa mga engkanto. Kinuha raw ako ng engkanto habang natutulog ako. Lumalakas daw ang puwersa ng mga ito kapag ang isip ng isang tao ay magulo at puro negatibo. Marami pang sinabi yung albularyo tungkol sa mga engkantong kumuha sa akin. Napatulala talaga ako. Hindi ako makapaniwala na natakasan ko yon. Sumama na ako kila mama pabalik sa amin. Sabi ni papa, huling pagkakataon ko na yon para ayusin ang buhay ko. Sa susunod daw ay hahayaan na nila ako kung saan ako dalhin ang pagiging pasaway ko. Kung sa kulungan, sa ospital, sementeryo o sa daigdig man ng mga engkanto. Hinayaan nila papa na makulong ako para daw magtanda ako at mapagbayaran ko yung dapat kong pagbayaran. Dinalaw naman nila ako ng madalas para iparamdam na nakasuporta pa rin sila sa akin sa kabila ng mga nagawa ko. Kaya nung makalaya ako ay nagbago talaga ako. Mabuti na lang at buhay pa sina mama at papa ay naipakita ko yung pagbabago ko sa kanila. Sa ngayon kasi ay wala na sila pareho at matatanda na rin kaming magkakapatid na patuloy na nagtutulungan sa buhay. Minsan naiisip ko, ano kaya kung kinain ko yung mga itim na bunga? Masarap kayang mabuhay sa mundo ng mga engkanto? Ako po si Patrick. Ang totoo po niyan ay hindi naman talaga ako mahilig sa mga katatakutan o mga kababalaghan. Hindi nga ako naniniwala. Pero nung ako na mismo yung nakaranas dahil sa anak kong si Potpot, ay noon lang talaga ako nakumbinse na totoo nga. Meron nga talagang mga nilalang at pangyayari sa buhay na napakahirap ipaliwanag. Yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. 1994 nung mangyari sa amin ang karanasang yon. Dalawa pa lang yung anak namin ang misis ko. Meron naman sana akong maayos na trabaho. Kaso biglang nagsara yung pabrika na pinagtatrabahuhan ko. Nagkataon na kalalabas lang sa ospital ni misis dahil naoperahan sa mayoma. Dahil nabakante nga ako sa trabaho ay sobra kaming nagipit. Halos ipagtabuyan kami nung may-ari ng bahay na inuupahan namin. Dahil wala na kaming maibayad. Kundi lang siguro ako kinausap ng masinsina ng asawa ko at siyang nag-isip ng paraan na masolusyonan ang problema namin ay baka ako na mismo yung tumapos sa buhay ko. Pero sabi nga ng asawa ko, mas mabuti kung lilipat kami sa probinsya nila. Mas mababa raw ang upa doon
at meron pa siyang mga kamag-anak na pwede naming mahingan ng tulong para makapagtrabaho ako sa bukid. Ayoko sana ng ganoong klaseng pamumuhay, pero wala naman kaming mapagpipilian. Pakiramdam ko noon wala na kaming puwang sa Maynila, kaya pumayag na ako sa solusyon ng asawa ko. Noong nasa probinsya na kami, akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Hindi ko akalain na problema rin ang sasalubong sa amin doon. Bukod sa watak-watak na rin yung mga kamag-anak niya, ay wala na yung bukid na inaasahan naming magsasalba sa buhay namin. Binenta na pala ito ng mga kapatid niya at hindi man lang siya napartihan ng mga ito. Siyempre nagalit yung misis ko at sabi ay hahabulin daw niya yung parte niya. Pero hindi naman agad-agad yon. Isa pang problema ay wala na roon yung lumang bahay ng mga magulang niya na inaasahan naming mauuwian. Sinira na raw ng bagyo at naibenta na rin yung lupa. Ang tagal din kasing hindi nagparamdam ng misis ko sa kanila, kaya siguro naitsapwera siya sa mga bagay na dapat ay alam niya at meron siya. Dahil nga wala kaming matutuluyan, pansamantala ay kinupkup muna kami ng matandang tiyahin niya habang naghahanap daw kami ng malilipatan. Mabait naman sana yung tiyahin niya, kaya lang ay isang kahig isang tukarin. Hindi kami pwedeng magtagal sa poder niya dahil magiging pabigat kami. Ang dami rin niyang mga anak na yung iba ay hindi maganda ang pakitungo sa amin. Hanggang sa may nakapagsabi sa asawa kong si Amor na may murang paupahan daw sa dulong bahagi ng Santo Rosario. Liblib na yung lugar na yon at paubos na rin yung pera namin, kaya binayad na namin sa upa. Tamang-tama lang at mag-uumpisa na rin ako sa bukid ng ninong niya. Bago kami lumipat doon, ay nagbilin sa amin yung tiyang na mag-iingat daw kaming mabuti. Ang mga liblib na lugar daw kalimitan ay siyang malalapit sa mga kakatwang nilalang, gaya ng maligno, engkanto, aswang at iba pa. Sabi ko naman, hindi ako natatakot sa mga ganun. Ang mas kinatatakutan ko pa ay yung mga buhay na masasamang loob, lalo pa at maiiwan doon yung magiin ako kapag nasa bukid ako. Pero kung pupwede naman ka ako ay isasama ko na lang sila sa bukid para hindi ako nag-iisip kung okay lang sila ron. Pero giniit rin ng tiyang na huwag kaming makampante. Lagi raw magpatabi-tabi at bantayang mabuti ang mga anak namin, lalong-lalo na raw ang bunso kong si Potpot. Huwag papupuntahin sa mga puno. Hindi lang yan, ang dami pang bili ng tiyahe ng asawa ko. Hindi ko na nga lang matandaan yung iba. Magkatulong kaming mag-asawa sa pagsasaayos ng bahay. Oo nga't napakamura nito kumpara sa mga paupahan sa Maynila at may kalakihan din. Kaso lang halos giray-giray na. Napakaraming sira na kailangan ayusin. Kami na lang daw ang bahala, sabi ng may-ari, dahil hindi na raw niya yun maaasikaso. Ibabawas na lang daw sa upa namin yung magagastos. Matanda na rin kasi yung may-ari, matandang babae at nagsusulo na sa buhay. Gusto ko sanang isama sa bukid yung magiin ako, pero sabi nung asawa ko, wag na raw, dahil wala naman silang gagawin doon, samantalang marami pang dapat gawin sa bahay. Wag na raw akong mag-alala. Nung nasa bukid na ako, nakakwentuhan ko yung isa sa mga kasama ko roon na matagal nang naninirahan sa lugar. Nagulat siya nung sinabi kong doon kami nakatira sa lumang bahay sa dulo ng Santo Rosario. Masyado na raw liblib doon. Ayon daw sa matatanda sa lugar, ang lugar na yon ay pinamumugaran ng mga witawit. Ang mga witawit daw ang itinuturong dahilan noon ng mga batang nawawala. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Sa paraan kasi ng pagkukwento niya ay parang totoong totoo ang sinasabi niya. Pinagkibit balikat ko na lang. Naging maayos naman ang buhay namin ng mga sumunod na araw.
hanggang isang hapon, nasa bukid pa ako at malapit na sanang umuwi. Nang makita ko yung panganay kong anak na si Aryan, tumatakbo siya palapit sa akin. Sinalubong ko na, tapos tinanong ko kung anong nangyari. Sabi niya, nawawala raw si Potpot. Halos liparin ko yung daan pauwi kasabay si Aryan. Pagdating namin sa harap ng bahay, ay umiiyak yung misis ko habang hinahanap sa paligid yung bunso namin. Tarantang-taranta ito. Pinakalma ko muna siya at sabi ko, ako na ang bahalang maghanap sa anak namin. Napatingin ako sa puno dahil biglang lumabas mula sa likod nun si Potpot. Hinila ko agad at pinagalitan, pero kinuha sa akin ang asawa ko tapos niyakap niya. Tinanong ko kung saan galing, bakit hindi nagpapaalam. Nataranta tuloy kaming lahat. Noon nga pala ay 6 na taong gulang pa lang si Potpot. Sabi niya nakatulog daw siya sa ilalim ng puno. Ngayon lang daw siya nagising. Nagkatinginan sina Amor at Aryan. Tinanong nilang mabuti si Potpot kung saang puno ito nakatulog. Itinuro ni Potpot yung puno ng duhat. Sinabi ng anak kong si Aryan na kanina pa sila paikot-ikot sa lugar at kabilang ang punong duhat sa naikutan na nila, pero wala raw doon si Potpot. Sigurado niya. Imposibleng hindi nila ito makita kung nandoon lang ito. Kaya inulit ko ang tanong kay Potpot. Sabi ko hindi ko siya pagagalitan kung magsasabi siya ng totoo kung saan talaga siya nagpunta. Pero iginiit pa rin ni Potpot na sumandal lang siya sa puno ng duhat kasi nakaramdam siya ng antok. Tapos nagising siya dahil narinig niya yung boses namin na hinahanap siya. Kinabahan ako ng mga sandaling yon. Naalala ko yung sinabi ng kasama ko sa bukid tungkol sa witawit. Naging interesado tuloy akong malaman kung ano ba ang witawit. Kinausap ko yung asawa ko. Sabi ko, wag nang palalabasin si Potpot kung hindi niya mababantayan ang paglalaro nito sa labas. Kung hindi man ay si Aryan ang pagbantayin niya. Si Aryan naman po noon ay 12 years old na. Matapos ang pangyayaring yon, nanalangin ako na sana maging ayos lang ang pananatili namin sa lugar na yon. Kinausap ko ulit yung kasamahan ko na nagsabi sa akin tungkol sa witawit. Inusisa ako siyang mabuti pero hindi ko muna sinabi ang nangyari kay Potpot. Itago na lang natin siya sa pangalang Arman. Sabi niya ang witawit daw ay nilalang na naninirahan sa mga puno. Yung iba raw naniniwala na isa itong halimaw sa dagat na kumukuha rin ng mga tao para bang sundo. Pero sa lugar nila, mas pinaniniwalaan na sa puno ito naninirahan tulad ng mga kapre at tikbalang, mga maligno. At paborito raw nitong kunin ang mga bata. Ang sabi pa, pinaglalaruan muna nito ang batang bibiktimahin bago tuluyang kunin para gawing pagkain. Tinanong ko si Arman kung paano siya nakasiguro sa kwentong ito. May pruweba ba? Natawa si Arman. Sabi niya syempre hindi siya sigurado kasi hindi pa naman nakita ng sarili niyang mga mata. Basta yun lang daw ang sabi-sabi ng mga matatanda sa lugar. Meron na raw nakakita pero ewan daw niya kung totoo nga bang nakita o nagpapabida lang. Naghinala siya kung bakit naging interesado ako sa witawit na nabanggit niya. Sabi ko na lang gusto ko lang na may mapagkwentuhan kami kasi nakakainip din ang trabaho sa bukid. Pampawala lang ng pagod kako. Nung makauwi na ako sa bahay, ay sinabi ko kay Amor ang kwento ng kasamahan ko tungkol sa witawit. Natakot si Amor at gusto niyang maghanap kami ng ibang matitirhan. Pero pinaliwanag ko sa kanya na hindi pa namin yun magagawa dahil sapat lang yung kinikita ko para sa pagkain namin. Pag-iipunan ko pa yung mga susunod na kabayaran ng bahay.
kung makakakita ka ako kami ng bahay na ganoon din kababa ang upa, ay tsaka pa lang kami makakalipat. Pero sa ngayon ay kailangan muna naming magtiis at mag-ingat na lang para malayo sa kapahamakan, lalo na yung mga bata. Kinausap ko rin yung anak kong si Aryan. Sabi ko palagi niyang babantayan ang kapatid niya at siya rin ay huwag lalapit sa mga puno. Maging si Potpot mismo ay binilinan ko na huwag na ulit matutulog sa harap man o likod ng puno o maglaro man lang sa paligid nito. Kahit papano napanatag ako dahil alam ko na susundin nila ang bilin ko. Pero makalipas lang ang ilang araw ay humahangos na namang palapit sa akin si Aryan. Nawawala na naman daw si Potpot. Dali-dali na naman akong tumakbo pa uwi. Sumunod sa akin si Arman dahil narinig niya yung sinabi ni Aryan. Pagdating namin doon ay kinilabutan kami sa nakita namin. Yung misis ko nakatingala sa itaas ng puno ng duhat, umiiyak at nagsisisigaw. Papano ay nandoon si Potpot at nakaupo. Nabigla kami dahil papanong nakaakyat si Potpot doon, gayong mataas ang punong yon ng duhat. Maski ako eh, mahihirapan akong akyatin yon, lalo pa at hindi ako sanay na umakyat sa mga puno. Buti na lang at sumunod sa amin si Arman. Sanay siya sa pag-akyat ng puno kaya siya ang dali-daling umakyat para kunin doon si Potpot. Nagpasalamat kami sa kanya. Tinanong ko agad si Potpot kung sino ang nag-akyat sa kanya sa puno, kung papano siya nakaakyat doon. Tinignan niya lang ako. Hindi siya sumagot. Maski isang salita, walang lumabas sa bibig niya. Para bang nakatulala lang siya. Sabi ng asawa ko, siya na raw ang bahalang kumausap kay Potpot. Baka raw natakot din ito ng sobra, kaya hindi makapagsalita. Tinapik ako ni Arman sa balikat at payo niya, lumapit daw kami sa albularyong si Katemyong. Doon daw yun nakatira sa gulod. Baka makatulong ito sa amin kung papanong hindi magagambala ng nilalang na naninirahan sa puno ng duhat si Potpot at ang sino man sa amin. Nung tulog na yung mga bata, kinausap ko yung misis ko. Sabi ko sa kanya, papanong nangyari yun kay Potpot? Hindi ba't binilinan ko na siya na huwag na itong papayagang maglaro sa labas kung hindi mababantayan? Pati si Aryan binilinan ko rin, pero bakit nangyari pa rin? Ang paliwanag naman ng asawa ko, nagpipinaw daw siya ng mga sinampay na damit nang lumapit sa kanya si Potpot. Ang sabi, nagugutom na raw. Sabi raw niya eh, saglit lang at tatapusin lang niya yung mga sinampay. At saka niya ito ipagluluto ng nilagang saging para sa merienda. Sinabihan pa raw niya ito na pumasok na sa loob ng bahay at doon na siya hintayin. Hindi raw niya napansin na hindi pala ito bumalik ng bahay. Pagpasok daw niya sa loob, nung inihahanda na niya yung saging, ay tinatawag na niya ito. Pero hindi sumasagot. Si Aryan ang nagsabi na wala sa kwarto si Potpot, wala rin sa banyo. Lumabas daw siya. Sinigaw niya yung pangalan nito, pero hindi sumasagot. Kaya kinabahan na raw sila. Dali-dali lang niya akong pinatawag kay Aryan sa bukid, habang siya ay naghahanap na kay Potpot sa labas. Hanggang sa napatingala nga siya sa puno ng duhat at doon nakita niyang nakaupo si Potpot na parang may kinakausap. Napaisip ako sa huling sinabi ng asawa ko. Inulit ko pa sa kanya kung papanong may kinakausap si Potpot. Hindi rin daw niya alam. Nung kausapin naman daw niya yung anak namin kanina matapos itong maibaba sa puno, ay tinanggin ito na meron siyang kinakausap sa itaas ng puno. Hindi rin niya masabi kung papano siya napunta doon. Dahil sa mga sinabi ng asawa ko, ay hindi na ako nagdalawang isip. Susundin ko ang payo ni Arman. Bukas na bukas din,
ay pupuntahan ko yung albularyong sinasabi niya. Pero nung gabi ring yun, ginising kami ni Aryan. Si Potpot daw, wala sa tabi niya. Akala raw niya ay lumipat sa kwarto namin. Tinignan na rin niya sa loob ng bahay, pero wala rin ito. Nagkukumahog akong bumangon at lumabas ng bahay. Doon agad sa puno ng duha at ang punta ko. Bit-bit ang isang itak. Si Amor naman ay hawak yung flashlight at iniilawan yung itaas ng puno. Hindi namin nakita si Potpot sa itaas ng puno, kaya nagsisigaw ako. Ang sabi ko ay ilabas ang anak ko, kung hindi ay puputulin ko ang punong yon. Wala kaming nakuhang sagot. Tanging ang katahimikan ng gabi at huni ng mga kuliglig ang narinig namin. Sa sobrang takot sa nangyayari ay umiiyak na yung anak kong si Aryan. Ako naman sa sobrang galit ay pinagtataga ko yung katawan ng puno. Sinumpa ko sa harap noon na kapag may masamang nangyari sa anak ko ay mananagot talaga sila sa akin kung sino man ang kumuha sa kanya. Inaawat ako ng misis ko. Baka raw lalong magalit ang nilalang na naninirahan doon. Subukan daw naming kausapin ng mahinahon. Baka makuha sa pakiusap, o kaya baka may gusto ito. Pangakuan na lang namin na ibibigay kung ano man ang gusto, basta ibalik lang sa amin si Potpot. Sinabihan ko si Amor at Aryan na huwag aalis doon. Tatawagin ko lang si Arman. Iniwan ko sila roon na ang asawa ko ay panay ang dasal sa harapan ng puno. Sinagasa ko yung dilim papunta sa bahay ni na Arman. Medyo malayo pa ito sa amin at wala naman akong masasakyan, kaya lakad takbo ako. Muntik pa akong habulin ng aso sa kakatakbo. Pumulot na lang ako ng bato at binato sa aso, kaya ako nilubayan. Nung marating ko yung bahay ni Arman ay kumatok ako ng sunod-sunod. Pupungas-pungas pa siya nung nagbukas ng pinto. Nung masabi ko na sa kanya ang problema ko, ay nagmamadali naming pinuntahan ang bahay ni Katemyong sa gulod. Hindi naman ito nagdalawang isip na tulungan ako. Sumama sila sa akin pabalik sa amin. Pagdating doon ay narinig kong sinabi ng albularyo na heto na naman daw. Hindi raw talaga nadadala ang witawit sa punong yon. Ibig sabihin ay nangyari na rin pala ito dati. Alam na ni Katemyong ang gagawin. Kinuha niya ang isang lalagyan sa bag niya. Sa tingin ko ay garapon. May laman yung abo. Ikinalat niya yon sa paligid ng puno habang meron siyang binubulong. Nung maisaboy na niya lahat ng abo, ay nagsindi siya ng puting kandila. Pinatakan ang dala niyang buntot pagi at saka inihampas yon ng inihampas sa katawan ng puno. Nangilabot ako sa nasaksihan ko. Pabulong kong tinanong si Arman kung sigurado ba si Katemyong sa ginagawa niya. Sabi ni Arman, matagal na raw albularyo si Katemyong, kaya magtiwala lang daw ako. May sarili daw itong paraan kung papano makikipag-usap sa mga witawit at kung papano pasusukuin ang mga ito. Maraming beses na rin daw niyang nasaksihan ang mga gawain ni Katemyong. Pero ito raw ang unang pagkakataon na makikita niyang makipaglaban nito sa witawit. Pero alam niya na magtatagumpay si Katemyong dahil naniniwala siyang malakas ang abilidad nito. Matapos yung gawin ni Katemyong ay kinausap niya ako. Huwag na raw akong mag-alala. Malaki pa ang pag-asa na maliligtas ang anak ko. Mabuti raw at nalaman ko agad nung gabi ring yon na nawawala ito at natawag ko siya agad. Dahil kung inabot pa ng kinabukasan ay mahihirapan na raw kaming bawiin ang anak ko mula sa witawit. Marami pang sinabi si Katemyong tungkol doon. Nalimutan ko na yung iba. Pero kahit ganoon ang sinabi niya ay hindi pa rin kami mapalagay ng asawa ko hanggat hindi pa rin namin nakikita si Potpot.
hindi na kami bumalik sa pagtulog. Nanatili kaming mulat at nagbabantay sa harapan ng puno. Nakiusap naman yung asawa ko kay Kate Myong na huwag muna kaming iwan hanggat hindi pa nakakabalik yung anak namin dahil natatakot pa rin kami. Maging si Arman ay nanatili rin doon. Sinamahan kami. Habang naghihintay ay sige sa pagkukwento ang albularyo sa mga naranasan na niya sa mga witawit pati na rin sa mga kapre at tikbalang. Malapit nang magbukang liwayway nang magulantang kami sa sigaw ni Kate Myong. Ayan na raw, nakita na niya ang kamay. Nanlaki yung mga mata ko dahil kitang kita ko rin yung mahaba at payat na kamay na nagbaba sa anak ko mula sa puno. Takang taka ako dahil kahit anong aninag ko sa itaas ng puno ay wala naman akong nakitang nilalang doon na posibleng magmay-ari nang nakita naming kamay na lumawit. Hindi namin matanong si Potpot, parang wala siyang alam sa nangyari sa kanya. Lubos yung naging pasasalamat namin kay Kate Myong, gayon din kay Arman. Kung hindi sa tulong nila ay baka tuluyan na talagang nawala sa amin ang anak ko. Mabuti na lang at naagapan namin. Dahil doon ay lalo pa kaming naging maingat sa bawat miyembro ng pamilya namin. Sa ngayon po ay tatlo na ang anak namin ni Mrs. Nadagdagan kami ng isa pang lalaki. Nasa probinsya pa rin kami, pero nakabili na kami ng maliit na bahay. Nung makuha ni Mrs. ang parte niya sa binentang bukid at bahay ng mga magulang nila. Ako si Zamiro. Noong araw ang pamilya namin ay nakakaangat sa buhay. Malaki yung bahay namin. Maraming mamahalin at antik na mga gamit. At meron din kaming tatlong kasambahay. Kabilang sa kanila si Yaya Saling. Sobrang abala ng mga magulang namin noon dahil sa negosyo nila. Meron silang kasosyong inchik. Kaya halos kay Yaya talaga kami lumaki. Kaming tatlong magkakapatid. Ako ang panganay. Nung mangyari ang kakatwang karanasan namin ay 17 na ako. Ang sumunod sa akin ay si Zanya, 13 anyos. Ang bunso naman ay si Zeya, 9 years old. Dahil teenager na ako, kaya sa dalawang kapatid ko na lang nakatutok noon si Yaya Saling, na nung mga panahon na yon ay nasa 70 anyos na. Ang tagal na niya sa amin. Bata pa lang ako ay siya na ang yaya ko. Hanggang sa mga kapatid ko, kaya akala ko ay kilalang kilala na namin siya. Mabait si Yaya, wala akong masasabi sa ugali niya. Pero meron palang lihim ang pagkatao niya. At kung papano namin yun natuklasan, yan po ang ibabahagi ko. Ako ang unang nakapansin na nung mga sunod-sunod na araw na yon ay parang laging nanlalata si Yaya Saling. Lagi ko siyang nakikitang nakahawak sa noo niya. Yung itsura niya, nanghihina talaga at namumutla. Nung sabihin ko yon kay Mama, sinabihan niya si Yaya na magpa-check up. Pero sabi nito ay wala naman daw siyang sakit. Baka raw napapagod lang siya. Pero patuloy ko pa rin nakita si Yaya na ganoon. Kaya ako naman ang nagbantay sa kanya nun. Lagi ko siyang chine-check kung okay lang siya. Kaya mahal na mahal ako ng yaya ko dahil alam niya na meron akong malasakit sa kanya. Hanggang isang araw, pag uwi ko ay nadatnan ko si Yaya na nakahiga sa kwarto niya. Tinawag niya ako at sabi ay magpapahinga lang daw siya. Huwag ko na raw sabihin kina Mama na masama ang pakiramdam niya. Tinanong ko si Yaya kung bakit ayaw niyang magpatingin sa doktor. Sabi niya matanda na raw siya kaya inaasahan na niya ang maraming sakit na posibleng dumapo sa kanya. Mas manghihina raw siya kung magpapadala siya sa doktor. Basta hayaan ko na lang daw muna siyang makapagpahinga at tignan-tignan ko muna yung mga kapatid ko para sa kanya. Umuuna lang ako kay Yaya Saling kahit nag-aalala ako sa kanya.
Kahit nga gamot na lang ay tinanggihan pa rin niya. Inutusan ko na lang yung isang kasambahay namin na ipagluto ng lugaw si Yaya. Makalipas ang isang linggo, narinig ko si na Mama at Yaya sa sala. Nag-uusap sila at sa pagkakaintindi ko ay gusto ni Yaya na umuwi na sa probinsya nila. Humihingi siya ng pera kay Mama para doon na lang daw siya magpapagamot. Ayaw naman siyang payagan ni Mama. Ang gusto ni Mama dito na magpagamot si Yaya at hindi rin niya pinayagan na umuwi ito sa probinsya. Kita ko yung lungkot sa mukha ni Yaya noon. Kaya nung umalis na si Mama ay nilapitan ko si Yaya Saling. Palihim kong iniabot sa kanya yung konting pera na naipon ko. Sabi ko baka makatulong sa kanya kahit papano. Tinanggap naman ni Yaya yung perang binigay ko. Tapos nagpasalamat siya sa akin. Makakatulong daw yun sa pamasahe niya. Nalungkot ako sa sinabi ni Yaya. Desidido talaga siyang umuwi sa probinsya kahit hindi siya pinayagan ni Mama. Sa tinagal-tagal niya sa amin ay pamilya na ang turing ko sa kanya. Parang nanay ko na rin siya. Dahil lahat ng dapat si Mama ang gumagawa ay siya ang gumawa para sa amin. Kahit pa sabihing bayad naman siya. Kinabukasan nga ay hindi ko na nakita si Yaya. Sabi nung kasambahay namin ay umalis na raw. Hindi na nagpaalam kina Mama dahil baka pigilan pa raw ito. Nalungkot talaga ako kahit pa may iniwan para sa akin na kapirasong sulat si Yaya na nagsasabing mag-iingat ako palagi at yung mga kapatid ko. Akala ko magagalit si Mama sa walang paalam na pag-alis ni Yaya. Pero nung sabihin ko ito sa kanya ay nagkibit balikat lang siya. Si Papa naman tuloy lang sa pagbabasa ng dyaryo. Hindi na ako umimik. Ako lang yata ang nalungkot sa pagkawala ni Yaya sa bahay namin. Araw ng Martes, nagising na lang ako sa pagbubunganga ni Mama. Ayan ang araw ba ang sinasabi niya? Wala lahat ng alahas niya. Tapos narinig ko, pinagbibintangan niya si Yaya Saling na tinangay sa pag-alis ang mga alahas niya. Dahil hindi niya ito pinayagan at hindi binigyan ng pera. Nilapitan ko si Mama at sabi ko wag naman pagbintangan si Yaya dahil ang tagal na nitong nanilbihan sa amin at wala itong pinakitang masama sa mga taon na yon. Pero parang hindi ako naririnig ni Mama. Naghihysterical siya sa galit dahil mahal na mahal niya yung mga alahas niya. Tapos bigla na lang siyang nagdesisyon na susundan daw namin si Yaya sa probinsya nito. Kailangan niyang mabawi ang mga mamahalin niyang alahas. Para bang siguradong sigurado na siya na si Yaya ang kumuha nun. Ni hindi man lang niya inimbestigahan ng iba pa naming kasambahay o kaya si Papa na kasalukuyan noong nahuhumaling sa kasino habang nagpapakapagod sila sa negosyo nila. Ako ang sinabihan ni Mama na isasama niya sa pagpunta sa probinsya ni Yaya Saling. Hindi kasi pwede si Papa. Ayaw ipagsabi ni Mama ang nangyari kasi ayaw niyang malaman yon ng mga kaibigan niya at pagtawanan lang siya sa nangyari. Hindi ko napigilan si Mama sa plano niya. Natuloy pa rin kaming dalawa. Hindi ko akalain na sobrang layo pala ng probinsya ni Yaya. Parting Albay pa yon. Ilang beses na akong natulog, gumising, nagutom at natulog ulit sa biyahe. Pero hindi pa rin kami nakakarating sa dapat naming puntahan. Nung sa wakas ay makarating na kami, tsaka naman kami naligaw. Madalang na yung sasakyan, pati mga tao, at gabi na rin, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Unang beses pa lang pala nakarating ni Mama doon. Nalaman lang niya kung paano ang papunta nung minsang makapagkwento sa kanya si Yaya. Pero bigla siyang nalito, dahil siguro may mga nagbago sa lugar. Kaya ayon at nagkandaligaw na kami. Nung may makita kaming naglalakad na matandang lalaki, ay nagtanong si Mama ng direksyon. Nagulat kami sa sinabi ng matanda. Ano raw ba ang gagawin namin sa lugar na yon? Ang liblib na lugar daw na yon ay sinasabing
Maraming lahi ng aswang ang naninirahan. Kaya kung doon ang punta namin ay mag-ingat daw kaming mabuti. O mas makabubuti kung hindi na lang daw kami tutuloy. Pagkasabi noon ay umalis na yung matanda. Kami naman ni Mama, nagkatinginan lang. Pinapasok ako ni Mama sa kotse at sabi niya, nandoon na rin lang kami kaya tutuloy na kami. Baka raw nananakot lang yung matanda. Sumakay na rin si Mama at pinaandar yung sasakyan namin. Hindi raw siya naniniwala sa mga aswang. Pero lumalim na yung gabi, hindi pa rin namin natutuntun yung bahay ni Yaya. Kaya nagpasya si Mama na itabi na lang muna yung sasakyan at doon na lang kami magpalipas ng gabi. Napapagod na rin kasi siya sa pagmamaneho at inaantok na. Nagising ako sa sunod-sunod na tilaok ng manok habang si Mama ay napasarap yata ang tulog sa kotse dala ng sobrang pagod. Ginising ko na siya at sabi ko nagugutom na ako. Naghanap muna kami ni Mama ng makakainan. Dahil nga medyo liblib na ang lugar, kaya wala kaming makitang restaurant o kahit maliit na kainan maliban sa isang karinderya na nasa tabing kalsada. Pinarada ni Mama yung sasakyan malapit dito. Sabi niya pwede na rin daw yun. Laman tiyan din. Hindi ako sanay kumain sa karinderya pero tsinaga ko na rin. Tapos nagtanong na rin si Mama ng direksyon dahil hindi niya masyadong nakuha yung direksyong sinabi ng matandang lalaki. Nainis kasi si Mama sa sinabi nito tungkol sa aswang. Pero nung malaman ng tindera sa karinderya ang lugar na hinahanap namin, ay nagbigay din ito ng babala. Wala raw masyadong nagpupunta sa Liblib. Yun na lang ang itawag natin sa lugar, Liblib. Kasi raw marami ang nagsasabi na doon nakatira ang mga aswang. Tinanong ni Mama kung may patunay ba sila, kung nakita ba nila o meron na bang nabiktima. Hindi naka-imake yung kausap niyang tindera, kaya napailing na lang si Mama. Sabi niya rito, kailangan naming makita yung tao na hinahanap namin at tagaroon ito sa sinasabi nilang Liblib. Mas importante raw ang pakay namin doon kesa sa sinasabi nilang aswang. Ewan ko ba kay Mama kung bakit hindi siya natatakot. Samantalang ako nung mga sandaling yon ay ayoko na talagang tumuloy kung ako lang ang masusunod. Kaso alam ko namang hindi makikinig sa akin si Mama. Ganun ka-importante sa kanya yung mga nawawalang alahas niya na ibinibintang niya kay Yaya Saling. Pagkatapos naming kumain ay umandar na ulit kami. Sa pagkakataong yon, sa wakas ay narating na namin ang Liblib na lugar nila Yaya Saling. Pero hindi pa namin natatagpuan yung bahay niya. Naghanap si Mama ng mapapagtanungan. Wala kasi kaming makitang tao. Puro puno halos. At makitid na rin yung daan, kaya nahihirapan na si Mamang imaneho yung kotse. Nung hindi na kayang i-drive ni Mama dahil sa sobrang malubak na ang daan, ay ginilid na lang niya ito. Maglalakad na lang daw kami. Siguro naman ay malapit na yung bahay nila Yaya. Akala ko nga ay aabutin na naman kami ng gabi sa paghahanap. Pero mabuti na lang at may nakasalubong kaming babae na nagturo sa amin ng eksaktong bahay nila Yaya. Sa totoo lang ay natakot din ako sa babae dahil sinundan kami nito ng tingin na para bang may balak na masama. Sabi ni Mama, huwag ko na lang daw papansinin. Ngayon lang yata nakakita ng dayo sa lugar na yon, kaya ganoon siya. Tahimik na tahimik sa bakuran nila Yaya Saling. Mukhang walang tao. Nagpatao po kami ni Mama pero walang sumasagot. Lumapit ako sa dingding na yari sa kahoy. May nakita kasi akong butas. Sumilip ako roon. Nagulat ako sa nakita ko. Si Yaya nakahiga sa papag. Tapos may babaeng nakaupo sa tabi niya. Mukhang hinang-hina na si Yaya habang yung babae ay nakatitig lang sa kanya. Magpapatao po sana ulit si Mama. Pero sinenyesan ko siya na huwag munang maingay. Nilapitan niya ako
at pilit sumingit sa akin sa kung ano bang sinisilip ko roon. Kitang kita namin yung itsura ni Yaya Saling. Latang lata na para siyang naduduwal. Pero yung katabi niyang babae na natiling nakatitig lang sa kanya na para bang pinapanood lang ang nangyayari sa kanya. Kakatukin na sana ulit ni Mama dahil naaawa siya sa nakitang kalagayan ni Yaya. Pero natigilan siya nung biglang umangat ng konti ang ulo ni Yaya. Tapos yung ulo naman ng babae bahagyang yumuko. Nung mag-abot yung mukha nila ay napakunot noo ako dahil bumuka yung bibig ni Yaya. Una akala ko ay maghahalikan sila ng babae. Pero nakita ko na may kinuha ang dila ng babae na maliit at itim na bagay mula sa dila ni Yaya. Hindi ko masiguro yung hugis dahil hindi naabot ng tingin ko. Basta ang sigurado ako ay may pinasa si Yaya doon sa babae. Nandiri ako kasi tingin ko ang lagkit ng pinasa niya. Nung mga panahon na yon, alam ko na ang tungkol sa sinasabi nilang pagsasali ng kapangyarihan ng matandang aswang sa susunod na salinlahi nito. Ayon pa sa napanood ko dati, patuloy na manghihina at mahihirapan sa kamatayan ang isang matandang aswang kung wala itong mapagsasalinan ng bagay na yon na kung tawagin ng iba ay mutya ng aswang. Matapos ang pagsasaling naganap, ay nakita ko pang lumaylay ang ulo ni Yaya Saling at tuluyang pumikit ang mga mata niya, habang yung babae ay parang bato ang puso na nakatitig pa rin sa kanya, na siguro ay tinanggap na nito ang pangyayaring yon. Kinilabutan ako sa nasaksihan ko, kaya inaya ko na si Mama. Sabi ko umalis na kami ron. Kalimutan na niya yung mga alahas niya dahil mukhang wala na rin naman si Yaya Saling. Hindi naman kumontra si Mama, pero natanaw namin na may mga paparating. Lumigid kami sa bahay nila Yaya at nagtago sa matataas at malalagong mga halaman na naroon. Abot-abot yung dasal ko. Pati si Mama, panay ang sign of the cross. Mukha kasing totoo ang balibalita na mga aswang ang naninirahan sa liblib na lugar na yon. Isang grupo ng mga tao ang dumating. May mga babae, pero karamihan ay lalaki. Huminto sila sa harap ng bakuran nila Yaya Saling. Nakakapagtaka dahil huminto sila ron pero walang sino man sa kanila ang nagsasalita. Tahimik lang silang nakamasid lahat na parabang hinihintay lang na lumabas ang tao sa loob ng bahay. Kabadong kabado ako. Halos hindi ako humihinga. Naglalaro na sa isip ko noon na hindi sila mga totoong tao kundi mga aswang. Ang higpit ng kapit ko sa braso ni Mama. Si Mama naman patuloy ang senya sa akin na huwag akong mag-iingay. Lalo pa akong kinabahan nung makita kong yung isang babae na malapit sa pinagtataguan namin ay biglang luminga. Tapos parang umamoy-amoy siya. Nakita kong gumalaw ang ilong niya. Sa tingin ko ay naaamoy niya kami ni Mama. Napapikit na ako sa sobrang takot na makita nila kami. Tapos pagdilat ko, yung babae ay nagsisimula na palang humakbang palapit sa kinaroroonan namin ni Mama. Napatingin sa kanya yung mga kasama niya. Buti na lang at biglang nagbukas yung pinto ng bahay nila Yaya, kaya napunta ulit doon ang atensyon nila. Bumungad yung babaeng katabi ni Yaya Saling sa papag at isa-isa silang pinapasok sa loob. Kinuha namin yung pagkakataon na yon para makaalis doon. Doon sana kami dadaan sa harapan, pero nakita ni Mama na may dadaanan din sa likod. Baka mas okay daw na doon kami dumaan para hindi nila kami mamalayan. Baka kasi
maramdaman nila ang presensya namin sa harap. Pero sabi ko kay Mama, hindi namin alam kung saan patungo yung daan sa likurang yun. Baka lalo pa kaming mapapasok sa mas liblib. Samantalang sa harapan na dinaanan namin kanina, ay alam na namin ang daan palabas. Kailangan lang naming magmadali para makarating agad sa kotse at makaalis doon. Hindi na nakipagtalo pa sa akin si Mama. Naisip niya siguro na may punto ako. Kaya binilisan na namin ang pagtakbo palayo sa bahay ni Yaya Saling. Sa sobrang bilis ng pagtakbo namin, ay nadapa si Mama. Dali-dali ko siyang tinulungan na makatayo. Medyo bumagal ang pagtakbo niya kasi nasugatan yung tuhod niya. Sabi niya sa akin, huwag ko na raw siyang intindihin. Magpapatuloy siya sa pagtakbo pero mauna na raw ako. Kailangan ko raw makarating agad sa kotse at kung kaya ko ay salubungin ko na siya. Hindi pa ako sanay magpaandar at isa pa ay mahirap ngang imaneho sa lugar na yon ng sasakyan dahil masyadong malubak ang daan. Sabi ko kay Mama, hindi ko siya pwedeng iwan. Papano kung abutan siya? Nasa gitna kami ng pagtatalo ni Mama nung bigla kaming makarinig ng naghihiyawan. Yung parabang nagbubunyi pero nakakapangilabot pakinggan. Nagpalinga-linga kami ni Mama kasi parang malapit lang sa kinaroroonan namin yung mga naghihiyawan. Tapos natanaw ko yung babaeng pinagtanungan namin kanina na masama kung makatingin sa amin. Paparating siya na may kasama pang babae. Mabuti na lang at hindi sila napatingin sa amin. Kaya nahila ko pa si Mama sa likod ng mga halaman. Habang papadaan sila, ay nagkukwentuhan sila. Sabi ng babae sa kasama niya, ay may bago na silang pinuno. Kita ko sa mukha nila na tuwang-tuwa sila. Dahil ayon sa pag-uusap nila, si Yaya Saling na tinatawag nilang Tandang Saling ay hindi naman daw ginampanan ang tungkulin nito bilang pinuno nila. Nagkatinginan kami ni Mama. Matagal nang nasa amin si Yaya Saling. Papano siya magiging pinuno nila? Gulong-gulo yung isip ko nun. Hindi ko maintindihan at mapaniwalaan ang totoong pagkatao ni Yaya. Naisip ko, kaya siguro ayaw magpadala ni Yaya sa doktor dahil alam nito na hindi malulunasan ng doktor ang sakit niya at alam niyang kailangan niyang maisali ng bagay na yon sa isa sa mga kalahi niya. Sa pagkakaalam ko naman ay walang anak si Yaya dahil hindi naman ito nakapag-asawa. Nung medyo nakalayo na ang dalawang babaeng dumaan, ay lumabas na kami sa pinagtataguan namin at tumakbo. Pero pagtingin ko ay napalingon sa amin yung isa sa kanila. Sinigawan niya kami. Tapos nun, naging mabilis na yung mga sumunod na pangyayari. Bigla na lang may nagsulputan sa kung saan-saan na sa tingin ko ay mga kapwa nila aswang. Hinabol kami. Kung titignan naman ang anyo nila ay mga mukha naman silang pangkaraniwang tao lang. Pero kung umakto sila, doon mo masasabing merong kakaiba sa kanila. Isa pa, bakit nila kami hahabulin? Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila, di ba? Siguro wala lang nakapansin sa pagpasok namin nung una, maliban sa pinagtanungan namin. O baka hinayaan lang talaga nila kaming makapasok sa liblib dahil inaasahan nilang hindi kami makakalabas. Pero mabuti na lang nga at malapit na kami noon sa kotse. Natataranta pa si Mama sa pagsuksok ng susi. Muntik na talaga nila kaming abutan. Kundi lang magaling magmaneho si Mama. Halos pali pa rin niya yung sasakyan kahit pa ang dami pa rin naming lubak na dinaanan. Nung pumatag na yung daan, ay tsaka lang kami nakahinga ng maluwag dahil alam namin na nakalabas na kami sa liblib na lugar na yon. Habang pabalik na kami sa amin nung nasa highway na, doon kami nagtawanan na lang ni Mama sa naging karanasan namin. Alam namin na hindi pangkaraniwan ang lugar at mga taong nandoon.
At buo sa isip namin na totoo nga silang mga aswang. Pati si Yaya Saling. Nagpapasalamat na lang kami. At kahit ganoon si Yaya ay niminsan hindi niya pinaramdam sa amin ang pagiging aswang niya. Siguro kasi itinuring niya kaming tunay niyang pamilya. Nakonsensya rin si Mama ng kalaunan ay malaman niya na ang totoong kumuha ng mga alahas niya ay si Papa mismo. Nalulung kasi ito sa kasino. Muntik pa silang magkahiwalay. Mabuti na lang at naagapan pa yung pagkalulong ni Papa. Kaya nagkaayos pa sila ni Mama. Kakaiba talaga yung naging karanasan namin ni Mama. Mabuti na lang talaga at nakaligtas kami.